mga boys. Ngayon, tune up tayo ng motor. Wow! So, tune up natin. Taran! Tignan natin kung maayos. Palyado si siya. Palyado, tapos namumugak-mugak. Okay, turin mo ang cutter doon. So, try natin tune up, tapos linisan natin yung carb. Tapos yung ignition coil, may tumatalong kasi yung niya, yung kuryente niya. Linis na rin tayo yung spark plug. Alright. So yun, kalasin na po natin yung cover niya. Pag natanggal na po natin yung bolt, dahan-dahan po nating pakpukin hanggang sa matanggal po siya. Ayun o, linis-linis. Parang walang bahid ng dumi. So pagkatapos nandito naman tayo sa gilid, baksin natin yung takip ng magneto. Yung taas baba na yan. Tapos iikutin natin yan counterclockwise lang hanggang sa makita natin yung T or yung top niya. Yung T na yan itatapat lang natin sa guhit ng thread. Pero check pa rin natin kahit kasi naka top na siya or naka T na siya, hindi pa rin natin masisigurado kung nasa taas na yung piston. So pwede natin siya i-check ito, katulad nito. Sine-check ko yung piston kung naka taas na. Pag hindi pa rin nakataas, ikutin ulit natin siya counterclockwise. So ulitin lang natin yung process nung una natin ginawa. Hanggang sa umangat yung piston niya, tapos tumapat ulit sa T. Pagkatapos nun, pwede na natin luwagan yung tappet screw natin. Saka natin gawin yung valve adjustment. Sa valve adjustment, ang una natin luluwagan is itong nut. Sunod is yung tappet screw natin. So yun, mag-a-adjust na tayo. Feeling gauge lang yung gamit natin ngayon. Yan, titignan natin kung masikip na siya. Kapag maingay pa siya or naririnig pa nating tuktok niya, adjust pa natin, sikipan pa natin yung tappet screw. Pero wag naman yung sobra, baka tumukod na yung tappet natin. So sisingaw na yung valve natin. So yung sakto lang dapat, yung wala lang siyang ingay. Yo, okay na rin. Wala lang siyang ingay. Pwede na to. Pagkatapos na, kabit ulit natin yung takip niya. Tapos, paandarin na natin yung motor. Teka lang, may nakalimutan pala tayo. No, Ben, kabit mo natin yung spark plug para mandar yung motor natin. Yo, swabe.